Bungad na panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 11 hanggang 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Bitanya, kasama ang 12, alibhasay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Bitanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, umasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at pinagtaob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ang tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari
at kanyang sinabi kay Hesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Hesus, "Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't, sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng iyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga pagpalang Biyernes po sa ating lahat at sa araw na ito ay ating pong pagnilayan ang ating Ebanghelyo mula kay San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 11 hanggang 26. Hello at mapagpalang oras po sa ating lahat at nandito na naman tayo sa ating PESMA Plus, Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ito po ay para sa June 2, 2023. Yan po ay Biyernes. At nanggaling po ito sa kay Father Joseph Mendoza. Siya po yung ating Chief Exorcist Priest ng Archdiocese of Lipa at pinapadala niya po sa atin na ang nilay na kinukuha natin sa 365 days with the Lord. At thank you po, Father Mendoza, sa patuloy ninyong pagpapadala ng inyong nilay dito sa ating munting channel na ito, munting tahanan. Ang kanyang pong nilay ay may pamagat na "All that you ask for me in prayer, believe that you will receive it." The gospel reading so shows Jesus' steadfast qualities. First, it reveals his stamina for a busy schedule and his sensitivity to see meaning in events in the midst of his mobility. Second, it portrays Jesus' compassion for people. And third, it shows his decisive character to teach the people around him what is right and just, notwithstanding the pressures from those around him. And lastly, it articulates Jesus' rootedness in prayer and his perseverance to teach his value to his disciples. How do we nourish our prayer life? What do we usually ask for in prayer? Matters of this world or matters essential to our eternal life? How humble and open are we to forgive those who wronged us as fruit of our prayer? Yan po ang mga magagandang tanong at ang maiksipong pagninilay sa ating Ebanghelyo ngayon. Thank you po, Father Joseph, at hanggang po sa muli. Ito si Rex from Chicago. Back to you, Pastor Mayor. Maraming salamat po, Pisma Rex, at ngayon po ay ibibigay po natin si Pisma Nacy sa kanyang refleksyon. Hello po, brothers and sisters in Christ. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po sa ating pagninilay ngayon, ang Gospel ayon kay St. Mark chapter 11, verse 11 and 26. Sa talatang ito, kung paano pinakita ni Jesus
ang paglilinis sa templo ng kanyang ama at pinangangaralan niya ang mga tao sa Jerusalem. Ito ay nahulugan na kailangan disiplinahin din tayo kung mali ang ating ginagawa, katulad na lamang sa mga magulang kung mayroon silang nakitang kamalian sa kanilang anak, ito'y tinuturuan ng tama. Ang Diyos alam niya kung paano ang nararapat sa atin na mabuti para sa Kanya at para sa ating mga tao. Sa ebanghelyong ito, pinakita ni Jesus ang mukha ng kabutihan sa ating lahat na hindi ito mahintulad sa isang punong igos na walang silbi. Sa mata ng Diyos, dapat din tayo magkaroon ng panibagong pamumuhay sa ating puso na marunong magtiis at magsakripisyo na sumusunod sa Diyos. Ang gusto lamang ng Diyos, marunong tayo magpatawad at magpasinsya. Sa ibang tao, mabigat para sa kanila ang magpatawad pag may kasamaan ng loob. Ito'y responsibilidad natin ito sa isa't isa, lalo na sa Diyos. Kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi din niya tayo papatawarin ng ating kasalanan. Ang Diyos mapagbigay at handa magpatawad sa ating kasalanan. Ang Diyos hindi madamot. Ang lahat na mayroon siya ay kanyang ibinigay. Kahit kaisa-isahan niyang anak ay kanyang ibinigay sa atin para tayo'y maliligtas. Ang pagpatanggap sa pag-ibig ng Diyos at pagbuo ng pananampalataya, isang malaking misteryo sa ating buhay. Kahit ito'y hindi madali sumunod kay Kristo, dahil may pag-ibig tayo sa Diyos. Ang sakripisyo ay isang patunay na tayo'y sumusunod kay Jesus, na siya din ay nagsakripisyo sa kanyang buhay at naging hari sa sanlibutan. At yan po ang aking refleksyon ngayon sa araw na ito. Naway lagi tayong manalangin sa Diyos at sumusunod sa kanyang kagustuhan kahit mahirap man ito, kahit hindi madali sa ating buhay. Pero nandyan siya lagi sa atin na gumagabay. Amen. And God bless po sa lahat, brothers and sisters in Christ. Pisma plus. Thank you. Maraming salamat po, Sister Nacy, sa iyong refleksyon. At isusunod po natin ang ating isa pang kapatid. Pakinggan po natin si Brother Eugene. Mga igsoon, mayong adlaw ka natong tanan. Kini si Brother Eugene Gapo, muhatod kaninyo sa pagpamalandong nining atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo karon nga ni amabasa nato sa San Marcos Kapitulo 11, Versikulo 11, hangtod sa 26. Nagpunting ni sa duha ka mga punto nga atong hatagan o pagtagan. Una, ang kahoy nga igira gitonglo ni Kristo unya. Sa katapusan ni ini, ang kahoy nga igira makahatag sa ninatog pagtulunan. Ikaduha, ang templo giin giabog ni Kristo ang mga namaligya ni ining naadiha sa mga templo tungod kay dilig musugot ang atong Ginoo nga ang templo hugaw-hugawan. So ato ni karon nga ihatagan og koneksyon sa atong kinabuhi. Usahay makaingon ta nga dili man ta perpekto, kay ang Dios ra ang perpekto, ang Ginoo ra ang perpekto, si Kristo ra ang perpekto. So kitang tanan makasasala. Gani pasalamat ta tungod kay sa atong pagkamagkasala, wala ta gitunglo sa Dios tungod sa atong pagkadautan. Wala tagitunglo sa Ginoo. In fact, ang Ginoo ni hatag kanato og tsansa nga mabag-o ang atong kinabuhi mao nang sa sulod sa iyang simbahan ni hatag ang atong Ginoo og mga sakramento, labi na sa sakramento sa bunyag, sakramento sa kumpirma, or kining sakramento sa kumpisal, og kining pagtugot niya
sa pagpakaon sa iyang lawas bisan ta ug usa ka dautan sakramento diha sa Eucharistia. Unya, sa laing bahin ang templo sa Dios no nga naa didto ang mga tao yang gipangabog tungod kay hugaw kini o dili musugot ang Ginoo nga hugaw-hugawan. Sama usab na sa atong kinabuhi. Si Kristo ni sulod sa atong kinabuhi. Ato siyang gidawat pinaagi diha sa Santos nga Eucharistia. Sa balaan nga pagkaon na to, no? Des pan nga nahimo gud mismo nga lawas sa atong Ginoong Hesus Kristo ni puyo siya kanato. Munang niingon si San Pablo diha sa balaan kasulatan nga kita gihimong templo sa Dios. Sa unsa mang paagi? Sa pagkaon na to sa iyang lawas. Mauna nga dili na to unta kinihuga-hugawan ang atong lawas. Dili na to kinihuga-hugawan pinaagi sa pagbuhat na to og dili mao, pinaagi sa pagbuhat na to og mga sala tungod kay ang Dios ni puyo man sa atong kinabuhi. Unya nang hinauta nga unta sa kaulahi ang panahon dili kita mahiagom niining tunglo sa Ginoo og niining silot sa Ginoo nga mao ang impierno. Ang atong gikinabuhi karon nga magmaawaton kita sama sa kinabuhi ni Kristo og mahimo kitang santos. Din atong madangat ang kinabuhi nga walay katapusan ug dili ang tunglo sa Dios alang kanatong mga tao nga nakabuhat og kasalanan. Biyaan ng sala. Dawaton nato si Kristo atong limpyuhon ang atong kinabuhi ilabi na karon nga buwan sa Hunyo diin nagdebosyon kita sa Sacred Heart of Jesus kung balaan nga kasing-kasing ni Kristo. Kay si Kristo ang iyang kasing-kasing balaan man, sa ginaingon pa sa pag-ampo nato diha sa balaan nga kasing-kasing ni Kristo sa iyang nobinahan, himua Ginoo ngang akong kasing-kasing mahisama sa imong kasing-kasing nga unta walay sala, no? Malimpyuhan ang atong kasing-kasing ug atong batunan ang kinabuhi nga sama ni Kristo og awato nato ang kinabuhi usab diha sa atong mga santos nga karon anaa na sila sa langit. Unta panalanginan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Brother Eugene sa iyong napakagandang refleksyon and happy birthday po sa inyo. Marami pong salamat. At isusunod po natin ang ating brother Inso sa kanyang refleksyon. Balang araw sa ating lahat, mga kapatid at kapanalig ko kay Kristo. So, ang ating gospel ngayon ay sinasabi ni Jesus na manalangin kayo. Kapag kayo'y nananalangin, huwag kayong mag-aalinlangan. Huwag kayong mag-aalinlangan. Manalig lang kayo na yung inyong panalangin ay matatamo ninyo o matatanggap ninyo. Dahil kapag nag-aalinlangan ka, paano niya ibigay? Eh, wala ka palang tiwala sa Kanya. Magtiwala ka lang sa Diyos. Trust God. Tiwala ka lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pray lang ng pray. No? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-aalinlangan na baka hindi ka nadidinig ng Diyos. Dinig na dinig ka ng Diyos, kapatid. Dinig na dinig tayo ng Diyos sa ating mga nagawang o hinihinging mga panalangin. Manalangin tayo ng buong puso, ng buong buo na inialay mo sa Diyos yung panalangin mo, hinihingi mo sa Diyos na panalangin mo, hindi ba? Ganon tayo dapat minsan sa ating buhay, sa ating mga magulang. Dahil may tiwala tayo sa ating mga magulang, sinasabi natin, ma, pabili ng galito. Pabili ng galito. Hindi ba't binibigay nila? Lalo na yung may mga kaya. Na? Bibigay nila kasi nga
matiwala ka. Kaya mo sila sinabihan. Minsan, hindi na din nagaganap yun. Kaya nga, kay bakit man ang mga bata pa o kami pang mga teenager ang mas galit. No? Mas galit. Pag tayo'y humihingi, kapatid, hindi ganoon. Hindi ganoon dapat ang magiging asal natin sa Diyos. Pag tayo'y humingi, maghintay. Nang maghintay lang. Yaon lang. Maghintay ka lang. Manalig ka lang. Magtiwala ka lang. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Huwag kang mag-alinlangan. Magpatuloy ka lang sa pananalangin. Magpatuloy ka lang sa pananalangin. Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag natin itulad, huwag natin gawin yung mga ginagawa natin sa ating mga magulang na kapag hindi nabigay yung ating pinapagbibili o hinihingi sa kanila, magagalit tayo. Huwag tayo magalit. Huwag tayo magalit sa Diyos. Lalo-lalo sa Diyos. No? Kaya baguhin natin din yung pag-ugaling yaon. Yung nagagalit tayo kapag hindi tayo napapagbibigyan. Alam niyo bakit? Eh, minsan hindi tayo napagbibigyan ng ating Panginoon. Dahil minsan yung hinihingi natin, may mas the best pa pala siyang gagawin sa atin o ibibigay na blessing para sa atin. Kaya huwag kayong magalit sa Diyos. Huwag tayong magalit sa Diyos. Huwag din tayong magalit sa ating mga magulang kapag hindi na ibigay yung ating gusto. Kaya bakit? Hindi nila. Alam nila kung ano ang ikabubuti mo. Alam nila kung ano yung dapat. Ganon din yung Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung ikabubuti mo. Alam ng Diyos kung ano ikabubuti natin. Alam ng Diyos kung ano ikabubuti ko. Kaya yung isang panalangin na hindi ko, na hindi, isa kong panalangin, kung hindi niya man yung pagbibigyan, alam na natin ngayon na may plano pa ang Diyos. Na mas the best pang plano ang Diyos sa atin. Mas the best pa yung plano na mayroon ang Diyos sa hinihingi natin. Kaya minsan hindi niya nabibigay. No? Minsan, bigyan-bigyan na lang susulpot yung hinihingi natin sa Diyos. Makikita na lang natin yung blessing na yon. Pero sa pagtanggap mo ba ng mga biyaya, nakakapagpasalamat ka pa ba? Kasi nanalangin kang humingi ka. Dapat sa pagnalangin mo, natanggap mo na yung panalangin, paano mo ba kausapin at magpasalamat sa Diyos? Hindi ba? True prayers pa rin. Manalangin ka pa rin. Pasalamat ka mo, magpasalamat ka sa Diyos pag natanggap mo na. Everyday, dapat din tayo magpasalamat sa Diyos. Kasi kung hindi mo man natanggap yung hinihingi mo sa Diyos, pasalamat ka pa rin. Bakit man? Buhay ka pa eh. Hindi ka pa kinuha ni Lord eh. Di ba? Yung hinihintay mo na panalangin, may the best pa dyan para si Lord, para si ang Panginoong Diyos sa'yo kung hindi niya man ibigay. May mas the best pa dyan, kapatid. At sinasabi rin ngayon sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patatawarin din ng inyong Ama na sa langit. Sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo na magpatawadan tayo. Patawarin natin ang nagkasala sa atin upang ang Panginoong Diyos din mismo ay magpatawad sa atin. So magpatawadan tayo, binigyan tayo ng isang salita ng ating Panginoon na magpatawadan tayo. Patawarin natin ang nagkasala sa atin upang mismo ang Panginoon Diyos din ay magpatawad sa atin. So mga kapatid, mayroon pala tayong otoridad na magpatawad. Mayroon tayong binigay si Jesus na authority para sa atin na kapag may nagkasala sa atin, tayo'y magpatawad upang mga kasalanan din natin ay mapatawad. Magpatawadan tayo dahil yun ang winika ni Kristo ngayon sa atin. Pakinggan natin yung sita niya na kapag tayo'y manalangin, magpatawad tayo, no? Pakita natin
Kapag tayo'y nanalangin, kapag tayo'y nanalangin, manalig ka lang ng taos puso at huwag mag-alinlangan. Kapag kayo'y nanalangin, magpatawadan tayo upang mismo ang ating Panginoon Diyos ay siya ring magpatawad sa atin. Mga kapatid, ito yung ating gospel for today. Ako nga po pala si Brother John Soren Tongo Caliboso ng Catholic Prayer Wario. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Brother Enzo, sa iyong pag-share ng iyong refleksyon. Kakataon po ito ay ibibigay po natin ng ating kapatid, or babasahin po natin ang refleksyon ng ating kapatid na si Brother Danilo. Ito po at atin na pong babasahin. Good morning, good evening, brothers and sisters. In today's gospel, I am focusing my reflection and a strong belief that we have and bearing good fruits. It said that if you had believed and asked everything in Jesus' name, everything will be done. By our strong faith and through our prayers, we can move mountains. Also, in our family, do your best to impart our knowledge and fear of God to our children, that people see our children as a good fruit from a good tree. Because if we will not bear good fruits, we will be cursed. And in this point of time, we will be filled down and made into firewoods. Let us work to our best in the community we belong and be useful to the community too. Let's work hard for others without expecting any rewards. Again, good day or good evening to each and everyone. So maraming salamat, Brother Danilo, sa iyong refleksyon. At ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga nagpadala ng kanilang mga refleksyon, yung nag-share ng kanilang mga reflections, at sa lahat ng ating mga subscribers, lalo-lalo sa ating mga newly subscribers. Marami pong salamat sa inyo at sa ating mga walang sawang na nagsusuporta sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat at God bless us all. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.